nilutong yung araw na yan, inalok siya. Pero hindi nakiisa. Ayaw talaga ni Liubert nung unang araw na yon. Ang ginawa, alas 5 ng hapon, dinala siya sa masukal na lugar. Tingnan niyo ang picture. Naunang nandoon, na dinala siya. Yan ha. Yung car na yun, may guide nga tayo, ano ka ba? Pakinggan kasi ninyo yung ano. Yan ha, yung una pa. Di ba sinabi ko na sa inyo yun? Yan. Yan po ang patrol car na dinala doon sa isang lugar. Ha? Diyan sa banda sa Santa Lourdes na kukunti lang ang kabahayan. Yan, sinakay siya diyan. Kaya tingnan ninyo ang patrol car na nakabukas dahil sa harapan itong si Liubert. Pilit na po yan na pinabababa. Ha? Naghahagulhol umano ng husto si Liubert sa loob. Ha? Sa loob mismo ng patrol car, umiyak ng umiyak itong si Liubert. Itong nakuha kasi ito, yung pag-alis na pagkabago na sila umalis. Dahil ayaw bumaba ni Liubert, ha? Ibalik mo yung yan, nakabukas, oh, kita nyo yan. Kasi binuksan na yan dahil nga pababain si Liubert, tinanggalan na nila ng pusas. Ito ang latest update sa kaso ni Jovelyn Galliano, ang working student na nawawala sa Palawan. Panood na pahayag ni Liubert na sinasabi ni Liubert na inalok siya ng pera at sinaktan. Ay doon naman sa paliwanag ni nang hipi doon ni Manalo, ni Major Manalo, Major ba Kernel? Major. Ni Major Manalo ay nag-alok siya ng tulong pinansyal. Kaso lang ang tanong nga, bakit kung mag-alok ka pala ng tulong pinansyal, bakit daw sinasaktan si Liubert? Iba rin pala ngayon, iba ayaw ko na sa earth. Ha? Kasi mang-alok ka lang pala ng pinansyal, sampalin ka ng chinilas na Spartan. Oh, hindi ayaw ko na. Ayaw ko na sa earth. Kung ganun, ha, huwag mo na ako bigyan ng pinansyal kung sampalin mo lang ako ng Spartan. O, di ba? Yung araw na yon inalok siya. Nung hindi siya pumayag, ha, ito, isa pa itong rayuso na ito. Ha, magiging payaso yan kapag oras na nakasuhan na yan. O, yan ay si rayuso naman ang nakadikit lagi sa kanya. Yun ang tinatawag po kung sa amin pong termino, sanggang dikit. Ha, sanggang diin. Kunyari, kakampi, pero ididiin. Ganun yan eh. Ayan mga termino namin eh. Kaya, ayan, sama-sama sila sa masasampa ng kaso. Kaya kawawa nga itong mga ordinaryong ranggo. Magre-retiro hanggang PO3 lang, hindi mangat-angat. Dahil nga sa tad-tad ng kaso sa ombudsman. Okay, di ba? Okay. Atin po itong yung araw na yan, inalok siya. Pero hindi nakiisa. Ayaw talaga ni Liubert nung unang araw na yon. Ang ginawa, alas 5 ng hapon, dinala siya sa masukal na lugar. Tingnan niyo ang picture. Naunang nandoon, na dinala siya. Yan ha. Yung car na yun, may guide nga tayo, ano ka ba? Pakinggan kasi ninyo yung ano. Yan ha, yung una pa. Di ba sinabi ko na sa inyo yun? Yan. Yan po ang patrol car na dinala doon sa isang lugar. Ha? Diyan sa banda sa Santa Lourdes na kukunti lang ang kabahayan. Yan, sinakay siya diyan. Kaya tingnan ninyo ang patrol car na nakabukas dahil sa harapan itong si Liubert. Pilit na po yan na pinabababa. Ha? Naghahagulhol umano ng husto si Liubert sa loob. Ha? Sa loob mismo ng patrol car, umiyak ng umiyak itong si Liubert. Itong nakuha kasi ito, yung pag-alis na pagkabago na sila umalis. Dahil ayaw bumaba ni Liubert. Ha? Ibalik mo yung yan, nakabukas, oh, kita nyo yan. Kasi binuksan na yan dahil nga pababain si Liubert, tinanggalan na nila ng pusas. Ayaw
nasalaysay ni Liubert. Kaya gusto na nilang i-salvage. Kaya nung araw na yon, sa takot ni Liubert, ito na ang kanyang saan na ba yung kanyang audio rito? Ha? Okay. Oh. Ngayon, dahil nga doon sa nangyari ay gabi na narinig ninyo. Ulitin natin ha. Ulitin nga natin para malinawan nila. Okay. Gumo. Oh, Bert, paano yung sinabi ni Ligad na itinuro ko daw yung bangkay kung saan bangga doon sa Santa Notes? Paano ba nangyari yun? Wala po kong alam doon, sir. Basta ang pagdating daw ng kali, magturo-turo lang daw po ko doon, magturo lang po ako doon. Tapos, pagkatapos kong magturo, wala akong alam na may bantay o kung ano man doon, magturo, wala akong alam. Isang magturo lang ako, tapos pagkatapos kong magturo, hindi ka na ako ng anong, isang nabibigyan ko punta doon sana. Tapos, sa kong doon, hindi na ako doon. Tapos, nung ganawa na sa mga pangyari. Ano, wala ka nang ano doon, basta sila turo sa lagi. Wala po ko doon sa akin. Nagpaturo sa'yo? Dali po kasi, kaya hindi ko na ito sa akin, hinawakan ako sa balikas. Kasi hindi ko lang po alam, kung hindi ko sa akin, basta rin, magturo lang po ko doon. Kaya rin, tapos pa kaya ako tumuturo, binulis nila ako din sa ano. Tapos yan, nakente ko namin yung private na ano, na yan. Tapos, pagka, laging namin ng peraya, pabalik sa akin, doon lang ito sa patrol. Pagkatapos na, hindi pa tayo sa patrol, sinakayan nila ako sa ano, tapos pinalas natin, buwagin nila ako din sa ano. Okay, mga kabigwas. Yan ha, napanood na ninyo ang atin pong panayam kay Liubert. Atin po yung sa interview po natin. Iniisa-isa po natin. Nung araw na yon, muntik siyang isalvage. Dahil sa sobrang takot niya, ayon doon sa kanyang paliwanag, na binantaan na yung kanyang pamilya ay idadamay o papatayin. Mantakin mo, pati pa naman yung rape na may nangyaring rape dito na hindi pa unsolved pa Igustong ipatong. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi.